Our lecturer for today is Jasfer Crizan E. Ventura, graduate of the University of the Philippines, BS Education, major in Mathematics, minor in Physics, teacher 2 at Jose Abad Santos High School, and lecturer 2 at Universidad de Manila. In our discussion in this video, we will be dealing with the angle of depression. So, si angle of depression is the opposite of angle of elevation. Let's look at the word first, di ba? Depression. So, maalala nyo nga yung sakit, no? Yung mental sickness na tinatawag nating depression. And that's not a joke, by the way. So, sa mga nakakaranas dyan, it would be better to seek for help, no? Anyways, balik tayo sa ating topic, the angle of depression. Let's define that first, okay? The angle of depression is the angle formed by the line of sight of the observer and the horizontal plane pa rin. So, kung maaalala nyo yung ating diniscuss kay angle of elevation, pareho lang naman. Yun nga lang, in this instance, sa mga magiging problems natin later, ang object naman would be below the horizontal plane. Mas mababa dun sa horizontal line yung object natin. Paano mo mas maiisip yung angle of depression? Let's say, meron kang aso, no? And you have a tree house. So, gawa tayo ng tree. And again, pardon for my skills sa pagdodraw. And nandito ka. Sa tree, dyan sa tree, at syempre may house dyan. And then, you have a dog na nandito. This is your dog. Yan. And hindi ko na din drawing si dog, baka malait pa ako. Anyways, so if you are there, syempre mas mataas ka, tama? And meron tayong line of sight. So, if you're observing your pet dog, ito yung line of sight mo, papunta doon sa pet mo na dog. And for the horizontal, this one is the horizontal. And if you look at that, meron tayong na form na angle. And this angle here is what we call the angle of depression. No? Bakit? Kasi nga, meron kang line of sight, meron kang horizontal, naka-form ka ng angle na yun. And si object ay mas mababa kay observer. Mas mataas si observer. Kasi nga, kay elevation, nasa baba, mas mababa naman si observer kesa doon sa ino-observe niya. No? Kagaya nung tower, nung mountain, and so on and so forth. So, that is your angle of depression. To have a better understanding pa rin, may example tayo dito, no? Our word problem is, a man is standing at the top of floor of a building with a height of 200 feet. Obviously, yung 200 feet dyan ay yung height ng building, hindi nung man, ha? And he observes his car across the road at an angle 70 degrees below the horizontal. How wide is the street? So, i-analyze natin yung mga given sa problem na to. And i-check din natin, syempre, i-verify natin if this problem really involves angle of depression. So, paano yun? Draw muna tayo ng ating building. So, let's say ito yung building. At nandito si man sa tuktok, no? Andyan siya. And then, meron siyang car. At yung car na across the road. So, nandun sa kabila. Nasa mataas siya eh. And then, ilagay na natin yung 200 feet. So, yung itong height na to would be 200 feet. Siyempre, from the ground. That's your building. And, so, kung mapapansin nyo rin, I'm holding my cellphone with the scientific calculator app. Kasi nga, just like yung problem natin before, kay do sa problems involving angles of elevation, dapat meron kayong naka-ready sa inyo ngayon na scientific calculator. And if you don't have one, you can actually go to some websites na
kayang mag-compute, may online calculators tayo para doon sa anim na yon, no? So, 70 degrees below the horizontal. Let me draw first the horizontal here. At syempre, yung line of sight mo, i-draw na natin papunta doon sa car. And yung angle doon na nabubuo niyan ay 70 degrees, no? May 70 degrees tayo dyan. And we are being asked, how wide is the street? Paano yung width ng street? Syempre, this one is the missing measurement. Hinahanap natin to. Hindi naman niya sinabing gaano kalayo yung person from his car itself eh. So, ang gusto mo malaman, ito, gaano ka-wide yung road natin. So, let me use X para dyan sa missing value natin, no? And then, let us form our equation. So, paano yun? Yun nga lang, si 70 degrees, if you notice, hindi naman siya nandun sa loob ng right triangle natin, eh, no? Hindi natin pwedeng right away magamit yun. So, to do that, you need to think of something na idea. Think of an idea na paano natin magagamit si 70 degrees na maipapasok, magkakaroon tayo ng value nitong dalawang angles na ito. Kung ang unang naisip nyo is ito ay dapat 20 degrees, then good for you. Bakit? Notice that this angle should sum up to 90. And kung may 70 degrees ka na dun, para makabuo ka ng 90, di susubtract ko lang naman si 70 dun sa 90. So, 90 minus 70, that would be 20 degrees. And madali mo na din actually makuha yung angle nito. Ang sum ng tatlong angles ng isang triangle, for any triangle in that matter, ay 180. Meron ka ng 90, babawas ko na lang yung 90 at 20 sa 180 natin, and this one is also 70 degrees, no? So, nagamit ko yung konsepto ng sum ng interior angles in a triangle na 180, at nagamit ko din na 90 dapat itong buo. Or better yet, pwede mo ding maalala na itong dalawang angle, this one and this one, are alternate interior angles. Kasi nga, parallel naman itong dalawa na to. So, therefore, pareho sila ng sukat. So, meant 70 degrees ka doon. Now, paano yun? Gamitin na natin yung tangent. Bakit si tangent pa rin yung pinakamagandang function na magamit? Kasi, meron kang 70 degrees dito. May opposite ka sa kanya na 200 at may adjacent ka na X. So, yung dalawang yun, para sa ratio ni tangent 70 degrees. So, tangent 70 degrees equals opposite is 200 feet all over X. Okay? And pwede na tayong masolve si X kasi nga, isang unknown natin at meron tayong isang equation. Multiply the equation by X. So, I'll get X tangent 70 degrees equals 200 feet. At magka-cancel na yung X doon sa kabilang side. So, dividing both sides by tangent 70 degrees. Tangent 70 degrees. So, makakancel ito. And I'll be left with X equals. Now, let's solve for tangent 70. Tangent 70 degrees ay estimate natin na 2.75. So, meron kang 200 feet dito. And then, let's just divide this. So, 200 divided by 2.75. That would give us 72.7 feet. So, ito yung width ng ating road. So, yun yung sukat ng X na to. Natapos ba natin yung problem? Yes, natapos pa rin natin yung problem. We simply drew the problem, illustrated the problem, used the appropriate function. Hinanap natin kung sino doon sa tatlo, kay sine, cosine, tangent, and mas maganda dun tayo pumipili ng functions natin kasi sila yung nasa scientific calculator na pwede nating ma-press right away. And then, doing your algebraic process, you will be left with the value 72.7 feet. So, that's how wide the street is. To summarize what we've discussed, let's redefine the angle of depression. So, the angle of depression
is the angle formed by the horizontal and the line of sight, wherein your object being observed is below the line of sight or below the observer. And to solve those problems, what do we need to do? Obviously, we need to illustrate them. If the illustration is not given first, mas maganda na i-draw nyo muna yung problem before proceeding to the next steps. And what are the next steps? Try to find the most appropriate function among sine, cosine, and tangent depende doon sa given sa atin. And then apply algebraic rules na ginagamit natin lagi. And makakakuha ka na din ng value na kung saan yung value na hinahanap doon sa problem. For our next discussion, medyo lalayo na tayo kay right triangles. Kasi hindi naman lahat ng triangles natin ay mga right triangles, right? Meron tayong triangle na pare-parehong 60 degrees yung sukat, yung equilateral triangle, and so on and so forth. So, for our next discussions, we will be talking about laws, no? Mga laws sa kung saan ginagamit itong laws na to in solving triangles na hindi right. Hi! Kung sa tingin ninyo kami nakakatulong sa inyong pag-aaral bilang estudyante, at kung kami nakakatulong sa inyo bilang mga magulang at mga guro, please do subscribe to our channel. We wanted to reach as many as possible. And in exchange, we will commit ourselves, our time, and little resources to create more videos na makatutulong para sa kinabukasan at maayos at mabisang pag-aaral ng bawat estudyante sa ating bansa.